Ayaw po ang lahat. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo, Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan upang ang pag-aalay natin ay manggaling sa mga pusong malilinis at maging kalugod-lugod sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatawa'y matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat na wang aming kamti ng lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y
mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalaala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nangihina, karamay nila ako. At kung may nauhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat. Di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Tumayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may makapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo mga kayamanan sa langit. Do'y walang maninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso." Ang mata, ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, malinaw din ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, magdidilim din ang buong ang iyong katawan. Kaya't kung liwanag, kaya't kung ang liwanag ay isa sa iyo, na sumasayo'y kadiliman pala, napakadilim niyan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Malinaw ang sinasabi ng Panginoon. Bagamat mayroong wika nga ay exaggeration, huwag kayong mag-iimpok ng anumang kayamanan dito sa lupa. Abay, kayang kinakailangan din naman na kayo ay mag-ipon. Pero ang gustong sabihin, mag-impok mang kayo, ang inyong puso ay hindi dapat dun sa pera na iniimpok ninyo. Bakit? Sapagkat ang pera, kahit gaano ka kaingat, maaari pa rin mawala sa iyo. Naalala ko nung ako'y na Paris priest sa Subic, merong mag-asawa doong napakasipag, nag-aalaga ng isang palaisdaan. Wala namang masyadong kinikita, ngunit ang kinikita iniimpok. Alam niyo ang pinaglalagyan. Ang pinaglalagyan ay yung metal na lalagyan ng mga bala nung panahon ng mga kano. E di, protektadong-protektado yon sa lahat ng init o anuman. Aba, isang araw po, alam buwan niya yung nangyari. Nasunog ang kanilang bahay. Natupok. Yung lalagyang metal ng kanilang kayamanan, 10,000 piso lang. Hindi naman kalaki yan. Pero nung panahon na yon, malaki-laki na rin yon. Halagang sa ngayon, 100,000 ngayon siguro ang katumbas. Dinala sa akin yung kanilang lalagyan. Binuksan sa harap ko. Nandoon yung 10,000 nila. Nandoon pa, kitang-kita mo. Ngunit, abo na lang. Natupok. Kahit na metal ang kinalalagyan, sa tindi ng init, nasunog din. Nakakaawa yung mag-asawa. Yun lang ang kanilang ipon na wala pa. Kay ingat-ingat na nila na wala pang pinag-iingatan nila. At kahit na po gano'n tayo kaingat,
darating ang araw, anuman ang meron tayong ipon, hindi na sa atin. Mamamatay kayo. Bawat isa sa atin mamamatay. At lahat ay iiwan natin. Nung mamatay si Henry C., siyang pinakamayaman sa Pilipinas. Ngunit ni isang sentimo, walang nadala sa kabilang buhay. Kaya sabi ng Panginoon, saan kayo mag-iimpok? Magdeposito kayo sa langit. Paano kayo magdedeposito doon? Sa kawang gawa sa kapwa-tao at pag-aalay para sa pagsamba sa Diyos. Huwag ilagay ang puso sa pera. Ang puso ay ilagay sa Diyos. Ulitin nga natin, ang puso ko ay sa Diyos. Ba, hindi inulit. Ulitin ninyo, ang puso ko ay sa Diyos. Ang aking puso ay ilalagay ko sa Diyos. Hindi sa anumang bagay dito sa lupa. Yan ang madalas ninyong iisipin. Mag-impok, ngunit katulad ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, halina't manalangin at sabihin natin, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod pangmamamayan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamayari ng mga biyayang kanilang angkin, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdurusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Aming Ama naming nasa langit,
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa nabana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang ang kahoy ng krus, sa kahoy ng krus ang sangkatauhan tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghalang pagkabuhay. Sa punong nanaig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumiin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay.
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ngaming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong iglesia at pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin niyo rin. Ipunin niyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nag-alis ng mga kasalanan na sa libutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon,
Hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tiyak na kamatayan, wag po ninyo.
aming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samokot na sal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamalay na darama po. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement: June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras na ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na eka, 12:50 ng tanghali, na pamumunuan ng kanyang kabunyaan, Jose Cardinal Advincula, TD, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, SDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o San Juan, Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng buhay kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran
bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Umayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos.